Ang Buck na aso ay ang bida sa libro ni Jack London na The Call of the Wild, na naisali na rin sa mga pelikula. Si Buck ay isang St. Bernard Scotch Collie na nabuhay noong 1890 sa California. Sa kwento, si Buck ay nagnakaw mula sa kanyang mayamang pamilya at dinala sa Alaska kung saan siya ay binente bilang isang asong sled. Ang kanyang kwento ay tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran sa Alaska at ang kanyang pagtuklas ng kanyang mga kakayahan bilang isang malakas at matapang na aso sled. Sa mga pelikula, ang kwento ni Buck ay ginamit bilang inspirasyon para sa mga kwento ng pagbabago at pagkakatuklas ng sarili. Ang kanyang karanasan ay naging simbolo ng paglalakbay sa isang mundo na hindi mo alam kung ano ang susunod na magaganap. Bukod sa kanyang pakikipagsapalaran sa Alaska, ang kwento ni Buck ay nagpakita rin ng kanyang pagbabago bilang isang aso sled na dating nakatira sa bahay ng isang mayamang pamilya sa California. Nang mapasakamay siya ng mga tao sa Alaska, kailangan niyang mag-adjust sa bago niyang kapaligiran at matutunan ng mga bagong kaalaman upang maging matagumpay sa kanyang paglalakbay. Ang kwento ni Buck ay nagpakita rin ng kahalagahan ng pagiging maliksi sa pag-iisip at pagiging handa sa pagbabago. Hindi lamang siya nag-adjust sa kanyang kapaligiran sa Alaska, ngunit nagamit din niya ang kanyang mga kakayahan upang matugunan ang mga bagong hamon sa kanyang buhay. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng hayop, natutunan niya na hindi lamang sila mga katulong ng tao kundi mga kaibigan din. Nagpakita rin ito ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa mga taong may iba't ibang kultura at pamumuhay, at kung paano ito ay makakatulong sa pag-unlad ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Habang si Buck ay isang kathang-isip na karakter, ang kanyang kwento ay nagpakita ng mga halaga at kasanayan na maaaring maging inspirasyon sa mga tao upang makilala ang iba't ibang uri ng kultura at pamumuhay. Ang kanyang karanasan ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtitiwala, pagpapakumbaba, at pagiging handa sa pagbabago at mga pagsubok sa buhay. Si Buck ay naging leader ng isang mga lobong digmaan sa Alaska. Sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan, lakas, at kahusayan sa pakikipaglaban, nakuha niya ang paggalang at pagsunod ng iba pang mga lobong digmaan. Sa huli, nang magkaroon ng pagkakataon si Buck na pumili kung mananatili siya sa mga tao o babalik sa buhay sa mga kagubatan, pumili siyang bumalik sa kagubatan upang maging leader ng kanyang mga kalahi. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakapiling sa mga lobong digmaan, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan at kabuluhan sa buhay. Tulad ng nabanggit ko kanina, si Buck ay isang aso ng mga Strip, Bernard at Scotch Collie. Sa nobela, nagsimula ang kanyang kwento bilang isang alagang hayop na mayroong magandang buhay sa Santa Clara Valley, California. Ngunit dahil sa isang pagkakataong hindi inaasahan, si Buck ay napadpad sa mga kamay ng mga magnanakaw ng aso at napakatagal niyang nabuhay sa mundo ng mga sasakyan sa Alaska. Sa kanyang paglalakbay bilang isang alagad ng sasakyan, natutunan ni Buck kung paano lumaban para sa kanyang sarili, upang mabuhay sa mapanganib na mundo ng mga hayop at tao sa Alaska. Hindi lamang siya nagtagumpay na magtagal sa ilang pagsubok, kundi nakakita din siya ng mga taong na nagpakita ng kabutihan at kagandahang loob sa kanya, tulad ng kanyang huling alagad na si John Thornton. Sa huling bahagi ng nobelang The Call of the Wild, nagkaroon ng malubhang pangyayari sa buhay ni Buck. Dahil sa isang trahedya, nawala sa kanya ang kanyang huling alagad na si John Thornton. Matapos ang pagkawala ni Thornton, si Buck ay naging isang malaya at ligaw na hayop sa mga kagubatan ng Alaska. Doon, nakilala niya ang isang pangkat ng mga aso na kanyang naging leader. Sa dulo ng nobela, naramdaman ni Buck ang kanyang Call of the Wild, o tawag ng kanyang mga pinagmulan. Siya ay nakaramdam ng malalim na tawag upang maging malaya sa kalupaan at magpakalunod sa buhay ng mga hayop sa mga gubat. Sa huli, nagpakita si Buck ng tunay na pagiging hayop sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kakayahang mabuhay at magpakatotoo sa kanyang mga pinagmulan. Sa kabuuan, ang kwento ni Buck ay nagpakita ng pag-ibig, pagkakaibigan, katapangan, at kahalagahan ng tunay na kalayaan. Si Buck ay isang napakagandang halimbawa ng isang hayop na may kakayahang magpakita ng pagmamahal at katapangan sa gitna ng mga hamon ng buhay, at sa huli, nakita niya ang tunay niyang kalikasan bilang isang malayang hayop. Isa pang mahalagang aral na matututunan mula sa kwento ni Buck ay ang kahalagahan ng pagiging handa sa pagbabago at pag-adapt sa mga bagong sitwasyon. Sa kanyang paglalakbay bilang alagad ng sasakyan, napilitan si Buck na mag-adjust sa mga bagong kondisyon sa kanyang paligid,
tulad ng pag-aaral ng mga bago at kakaibang gawin ng mga hayop at mga tao sa Alaska. Sa paggawa nito, nakatulong ito kay Buck na mag-survive at magtagumpay sa kanyang mga pagsubok. Sa huli, ang kwento ni Buck ay nagpakita ng kahalagahan ng pagmamahal sa kalikasan at sa mga hayop. Si Buck ay nagpakita ng pagmamahal at paggalang sa kanyang mga kalahi sa mga gubat, at sa pamamagitan nito, nakatulong siya sa pagpapalawak ng pag-unawa ng tao sa kahalagahan ng kalikasan at sa mga hayop sa paligid natin.